ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa pamahiing nakaugnay ang isang senyales na makikita sa ating daliri sa ating mga kamay na ito ay makapagsasabing ang taong ito ay yayaman dahil siya ay makapag-asawa ng mayaman. Kahit kung hindi niyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan pa rin po natin ukol pa rin sa paniniwala ng mga sinaunang matatanda o mga superstitious belief. Ito ay tungkol sa paglipat ng inyong bahay, mga dapat mong tandaan o huwag mong gawin para ikaw ay hindi malasin. Kaya kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Sinasabi na kapag kayo raw ay nagbabalak na lumipat ng bahay, ay huwag niyo raw itong itoon sa buwan ng August. Dahil sinasabi, sa August daw na ito ay binubuksan daw ang gate ng impyerno. Ito ay ayon sa paniniwala ng pamahiin. Kaya naman, ang mga multo ay malayang gumagala. At ito ang rason kung bakit binansag ang Ghost Month ang buwan ng August. Sa loob kasi ng isang buwan, ay nanatili lamang nakabukas ang daanan na ito at magsasara lang yun sa pagsapit ng atrenda ng August. Kaya't kung pakasusuriin mo talaga, parang hindi maganda ang buwan na ito. Pakiwari ng iilan ang pinakatamang salita na maibibigay para sa buwan na ito, ito ay sinasabing malas. Dahil maraming hindi magandang mangyayari, kaya't masasabi ko rin, hindi wais kung sa buwan na ito, ikaw ay maglilipat. Kaya't ayon pa sa mga sinaunang matatanda na kung gusto mo maglipat ng bahay, patapusin mo na ang buwan ng August bago pa maghanap ng ibang matitirhan o lipatan ang binili mong bahay. Baka kasi kapag naglipat ka ay sumama rin sa bahay mo ang mga nakakawalang multo. Dahil kasi puro kamalasan, lalo na kung ang multong makukulong sa pamamahay mo ay yung mga masasama pa. Hindi ka na magkakaroon ng katahimikan sa buhay at tiyak na laging may problemang tarating sa iyong buhay. Kahit kung ikaw ay malaki ang paniniwala mo sa mga ganitong pamahiin, ay maaari mo nalang ipagpaliban sa susunod na mga buwan ang iyong paglipat ng bahay kung ayaw mo malasin. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnapin ang video na to. May basan man o wala ang naging interpretasyon ng pamahiin ito ukol sa kamalasan sa paglipat nyo ng inyong bahay, ay kayo na po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapan lamang. At wag lamang dapat natin karigtaan na sa puntong tayo'y natatakot, nawawala na ng pag-asa o nangangamba, wag lamang kalimutan na tumawag sa Diyos Ama dahil siya pa rin ang mas makapangyarihan at nakakaalam ng lahat. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na ilagtag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga ka-Chansky. Good luck and God bless! At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating love horoscope sa linggong ito kung tayo ba ay siswertihin o mamalasin mula November 2 hanggang November 8. Para sa mga taong Aries, ikaw ay masyadong polite na sabihin ang mga pangunahing problema sa pag-ibig. Gayunman, ngayon ikaw ay handa ng pag-usapan ang anumang mga bagay ngayon sa kabila ng hindi ka sigurado sa kalalabasan nito. Ang iyong mga maswerteng numero, 12 at 24. Para naman sa mga taong Taurus, ikaw ay maaaring makakaramdam ng mas pagiging socialized ngayon. Nais mong maramdaman ang kalayaan na sa tingin mo ay hindi mo nararamdaman ngayon. Kaya naman ay walang makakapigil sa iyo ang lumabas at damhin ang kalayaan. Ang iyong mga maswerteng numero, 18 at 33. Para naman sa mga taong Gemini, gamitin ang positibo at emosyonal na pananaw upang maayos ang anumang hindi nyo pagkakaunawaan sa ngayon. Ito ay isang magandang araw upang pag-usapan ng maayos at ilabas ang totoong nilalaman ng iyong puso. Ito ay isang daan upang lubos na makaramdam ng kaginhawaan sa iyong puso at isipan. Ang iyong mga maswerteng numero, 26 at 43. Para naman sa mga taong Cancer,
isang hindi pagkakaunawaan ang maaaring mangyari sa pagitan ninyong magkaibigan ngayon. Ito ay dahil sa isang tao na pareho ninyong pagkakainteresan. Pakiwarin mo kasi ay siya ang magiging hadlang para sa tuluyang pagkakalapit ninyong dalawa. Ang iyong mga maswerteng numero, 42 at 67. Para naman sa mga taong Leo, kahit na nais mo ang isang tahimik at reserved na imahe sa iyong pagkatao, ngayon ay ma-encourage ka na tuluyan itong tuldukan. Kung sa tingin mo ay kailangan mo magsalita sa iba tungkol sa iyong tunay na nararamdaman sa kanila, ay gawin ito ngayon habang ikaw ay nasa anyo pa ng pagiging prangka, dahil baka mamaya ay babalik na ang dating ikaw. Ang iyong mga maswerteng numero, 28 at 33. Para naman sa mga taong Virgo, ay makakaramdam ka ngayon na mas kakailanganin mo ng mas maraming oras para sa iyong mahal. Nakikita mo ang iyong sarili na masyadong maging abala nitong nakaraan at kulang ang iyong panahon pa sa iyong mahal. Kaya naman, ngayon ikaw ay babawi. Ang iyong mga maswerteng numero, 27 at 46. Para naman sa mga taong Libra, maraming lakas ngayon sa paligid na nagsasabi sa inyong lumabas kasama ang iyong mahal kung saan ninyo maaaring maranasan ang mga excitement. Maaari kayong tumungo sa isang camp fishing o anumang bagay na alam ninyong pareho kayong mag-i-enjoy. Ang iyong mga maswerteng numero, 38 at 60. Para naman sa mga taong Scorpio, ay maaari kang maalerto ngayon sa inyong relasyon. Makikita mo ang ilang mga problema na hinayaan ninyong parehong lumabla. Dapat ninyo itong pag-usapan ng mas madamdamin at puso sa puso. Tiyakin na parehong bukas ang inyong puso at isipan sa usaping ito. Ang iyong mga maswerteng numero, 39 at 41. Para naman sa mga taong Sagittarius, kahit na alam mo ang dapat na gawin tungkol sa mga ilang issue sa iyong pagsasama at sa paligid, ay hindi mo na naisin na ma-upset ang iyong kapareha sa kanyang mga pananaw dahil maaari siyang humindi sa iyong mga plano ukol dito. Kaya naman dapat inyo itong parehong pag-usapan ng masinsinan at alamin ang mga tamang gawin na hindi na ninyo kailangang magkaroon ng samaan ng loob. Ang iyong maswerteng numero, 20 at 44. Para naman sa mga taong Capricorn, ang diretsahan at honest na usapan ngayon ay maaaring magpatungkol sa mga tunay na isyu. Ngunit ikaw mismo ay biglang magkakaroon ng kaunting duda sa iyong sarili. Ito ay mali kung nais mo maniwanagan ang lahat ng mga bagay-bagay at suliranin kinakaharap ay maging patas ka sa iyong damdamin at pakikipag-usap. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 11. Para naman sa mga taong Aquarius, huwag itago kung matatagpuan mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon sa iyong minamahal kung saan kailangan mong harapin ang isang bagay na napakahalaga. Ngayon ikaw ay may isang natatanging pagkakataon upang makipag-usap mula sa puso. Bagaman ay maaaring magkaroon ng isang damdaming kasangkot, ito ay mas mahusay na pagsasalita at payagan ang mga salita na dadaloy ng natural at usang loob sa halip na subukan na isipin ang iyong paraan sa labas nito. Ang iyong mga maswerteng numero, 17 at 40. At para naman sa mga taong Pisces, kung naghanap kayo ng perpektong pag-iibigan, maaring hindi ito masimulan sa ganitong paraan. Maaring hindi niyo gusto ang isa't isa noong una o maaring agaran ang pagkahulog na loob sa isa't isa. Gayun man, tulad ng mabilis, maaari ka rin magising ng unti-unti na palang nalulunod. Maging matalino sa pagpapasya sa isip at puso ang pairalin. Ang iyong mga maswerteng numero, 46 at 54. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!